Mga kaambu, may balita na naman tayo. Petronas, lalabanan ng karapatan at paghahabol ng mga tagapagmana ng Sultan ng Slu. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na, pakiclick na rin ang bell button para palagi kang updated sa mga bago kong video. Mga kaambu, ayon po sa nakalap nating balita, ang kumpanya ng langis na tinatawag nilang Petronas, lalabanan nga daw ang paghahabol at karapatan ng mga tagapagmana ng Sulu. Sinabi nga po ni Malaysian State Oil Firm ng Petronas na sasalungat ito sa mga anumang pag-aangkin sa mga ari-ariya nito ng mga tagapagmana ng Sultanato sa Pilipinas na humihingi ng $14.92 billion dahil sa hindi pagtupad at pagtalikod nito sa mga obligasyon at paglabag sa mga kasunduan sa pagitan ng mga tagapagmana ng Sulu at gobyerno ng Malaysia. Ganun pa man, ang mga huling tagapagmana ng Sulu ay humihingi nga po ng pahintulot sa Korte sa Dutch noong Webes para sa pagkumpiska ng mga ari-arian sa Netherlands noong Biyernes naman po, mga kaambu. Sinabi ng Malaysia na gagawa ito ng legal na action laban sa mga hakbang na ginagawa ng mga tagapagmana ng Sulu. Subalit, ang Petronas na pag-aari ng gobyerno ng Malaysia ay may ilang mga subsidiary na naka-headquarter sa Netherlands. Sa isang email na payag ng Reuters, sinabi ng Petronas na pananatili nito ang pananaw na anumang sinasabing aksyon na nagtatarget sa kumpanya kaugnay sa kasong ito ay walang basehan at patuloy na ipagtatanggol ang legal na posisyon nito. Grabe mga kaambu, ano daw sabi? Wala daw basehan. Patuloy daw na ipagtatanggol ang legal na posisyon nila. Ano sa tingin nyo mga kaambu? I-comment mo lang yan sa video to. Subalit mga kaambu, ang mga tagapagmana ng Sulu na nagtatarget sa mga ari-arian ng kumpanya sa ibang bansa matapos ang pagtanggi ng gobyerno ng Malaysia na kilalanin ang isang award sa arbitration noong Pebrero sa Korte sa France na nagpapatunay na ang Malaysia ay tumalikod at lumabag sa isang kasunduan sa pagpapaupa ng lupa na pag-aari ng mga Sultan ng Sulu na sakop naman ng Pilipinas noong 1878. Ang kasunduan ay nilagdaan sa pagitan ng dalawang European colonies at ng Sultan ng Sulu para sa paggamit ng kanyang teritory at lupain, at sinama nga po dito ang Malaysia. Ganun pa man, ikinatuwa at nagdiwang ang Malaysia dahil sa isang deal na yun na binabayaran ng mga inapo ng monarko na humigit kumulang $1,000 sa isang taon. Ngunit, itinigil nga po ang pagbabayad pagkatapos ng madugong paglusog noong 2013 ng mga taga-suporta ng dating Sultan ng Sulu sa Sabah. Kung saan ang Pilipinas ay matagal nang inaangkin ng Sabah na sakop ito at bahagi ito ng Pilipinas ang mga nag-aangkin ng mga inapo ng huling Sultan ng Sulu na si Jamalul Kiram II na namatay noong 1936 ay mga middle class po ito mga kaambos na mamamayan ng Pilipino. Ang Sultanate ng Sulu ng kanilang mga ninunong hari ay dating sumalakay sa mga isla na sakop ng rainforest sa archipelago ng Sulu sa timog Pilipinas at sa ilagang bahagi ng isla ng Borneo. Bagamat nakakuha ang Malaysia ng pananatili sa award habang nakabinbin ang isang apela, ang desisyon ay nananatiling maipatutupad sa labas ng France sa ilalim ng isang kasunduan ng United Nations sa International Arbitration. Noong Hulyo, dalawang subsidiary ng Petronas na nakabase sa Luxembourg ang kinuha ng mga pailit ng korte bilang bahagi ng pagsisikap ng mga tagapagmana ng Sulu. Naman mga kaambu, kung may nais kang gustong sabihin o magandang opinyon, i-comment mo lang yun sa baba at aking babasahin yan at aking pupusuan yan. Siyempre maraming salamat sa mga nanonood. Ito po ang yung lingkod, Ambu News TV.